It's me, muling nagbabalik, Lincoln Estereo, aka Trendlings, at welcome back to my channel. Especially if you are new to my channel, welcome again, welcome. Pasok lang po kayo sa aking channel at kasabay ng pag-watch nyo ng aking mga videos, especially sa mga regarding sa mga pampaswerte at mga lucky charm at yung mga larangan ng mga piyaw, kasi dun po talaga ako expert. And mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell, okay? Pagka-click nyo ng subscribe, i-click nyo rin po yung notification bell para i-notify po kayo ni YouTube or i-update po kayo ni YouTube every time na meron ako mga bagong video na ina-upload na katulad nito. Okay, so doon sa mga nakapag-subscribe na, thank you doon sa mga sumusuporta sa akin, doon sa mga nakapag-watch na ng mga videos ko, whether it's mga beauty product or mga lucky charm, kasi kung papansinin niyo po, doon po mostly talaga mga content ko is regarding on mga pampaswerte, lucky charm, mga piyaw, and then at the same time nagre-review din ako ng mga beauty product, whitening product, etc, etc. Okay, so doon sa mga nakapag-purchase na sa akin ng mga lucky charm, okay, hindi lang sa piyaw, so marami pa po ang mga tinitindang mga iba't ibang klaseng lucky charm, you will just have to visit my FB page. It's Lincoln Estereo. Okay? And then, nandun na po lahat ng items ko. Mag-inquire lang po kayo. Just get in touch with me if you have any concern or question. You are feel free to contact me or to message me via Messenger or Viber, or you can call me at 0923-416-5082. Okay? So again, 0923-416-5082. Doon sa mga nakapag-purchase na sa akin, especially yung mga piyaw bracelet, thank you so much sa pagtitiwala nyo. So, pagtitiwala nyo po. Okay, so without further ado, let's start our topic for today. So ngayon, may idea na po kayo kung ano pong pag-uusapan natin ngayon. Meron lang akong gustong ipaliwanag ulit again, kasi na, hindi ako nagkakamali, nagawan ko na to ng video, pero dadagdagan ko pa ng bago, kasi alam naman po natin, avid fanatic po tayo ng mga piyaw, at totoo naman po talaga very effective ang piyaw. Kailangan nyo lang po talaga magtiwala, at talaga dumaan po dapat sa ritual yung inyong mga binibiling lucky charm, especially sa mga piyaw bracelet. So ngayon, meron po akong ipapakita sa inyo na design. Okay, again, bago ko to ipakita sa inyo, alam naman po natin may mga iba't ibang design ang mga piyaw bracelet. May mga iba't ibang stone, mga single headed, double-headed, etc, etc. So kung papansinin nyo po, noon nabanggit ko na sa video, okay, uulitin ko again sa mga hindi nakapanood, kasi kung di ako nagkakamali, last year ko pa yun na-upload, okay? So alam naman po natin na bawal na bawal po magsuot ng mga four-headed na piyaw. So dalawa pong klase yung pagsusuot ng four-headed na piyaw, which is bawal nga po. As I've said, nabanggit ko niyo sa previous videos ko, and then ngayon sa mga hindi nakapanood, gagawin ko siya ulit. Okay, so dalawang angulo po ito, itong four-headed na piyaw. Dalawang scenario po ito. Okay, una, itong scenario na to, wag na wag niyo po itong gagawin. Uulitin ko again, ha. First scenario, bawal po itong first scenario na four-headed. Okay, so kung kayo po ay mapera at marami na kayong piyaw bracelet, hanggat maaari po, wag na wag po kayo magsusuot ng mga four-headed na piyaw bracelet. Katulad nito, halimbawa, ang dami ko ng bracelet. So, magbilang po tayo. May ito double-headed. 2, 3, 4, tapos ito, 5, and then 6. So, I am currently wearing 6-headed piyaw, which is okay lang. Okay, kung 5-headed, okay lang. 3-headed, 2-headed, 7-headed, 8-headed, okay lang po, okay? Wag lang po yung four-headed. Katulad niya ito, halimbawa, gagawa pa tayo ng sample. Ito, one-head na to. Consider na rin po ito as one-head. Kung kayo po may mga piyaw necklace at suit nyo po, is considerable na po yon, is one count. One-head na po ito, 2, 3, 4. Halimbawa, wala to to. Halimbawa to, wala akong suot dito sa ito. Itong sa kamay kong to, wala akong suot na bracelet. Let's just say, okay? So, one, and then 2, 3, 4. So, four-headed, which is, yun po yung bawal. Okay? And then, ikalawang scenario, ito po, na-concern po ako nito, kasi ngayon lang ako talaga nakakita ng isang bracelet, okay? Isang bracelet lang po siya. Isang bracelet, and then apat yung piyaw niya.
Okay, so papakita ko po dito sa picture na to. Okay, kasi yung isa ko pong subscriber, hindi ko alam kung subscriber ko to ah. Nag-ano siya sa akin, nag-inquire siya sa akin ng PO bracelet. And then pinakita niya yung PO bracelet niya sa akin, sinend niya. And then nawindang ako. Apat! Ayan, papakita ko, four-headed. Sa isang bracelet, four, apat na PO, which is isang ikalawang scenario po yon na bawal na bawal po. Hanggat maaari, wag na wag po kayo magsusuot ng kahit isang bracelet lang po, tapos apat yung piyaw na nakasabit. Kasi ang four po kasi sa Chinese feng shui or sa aming mga Chinese is pinaniniwala ang kamatayan. Nagdadala po ito ng kamalasan, kamatayan, at kung anik-anik pang mga negative energy. Okay, so again, uulitin ko itong unang scenario. Halimbawa, may suot ako isang piyaw na necklace, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Apat yung suot ko, bawal po yun. Multiple piyaw bracelet, tapos apat yung ulo, again, bawal po yun. And then yung ikalawang scenario, yung pinakita ko sa picture, kahit na isang bracelet lang yan, tapos apat, apat yung piyaw na nakakabit doon. Isa din po yung sa maituturing na four-headed. At para po sa akin, para po sa aking opinion at kaalaman, as a Chinese, so bawal po ang four-headed. It will bring you bad luck or siguro walang epekto. Okay? So, nakalimutan ko na kung ano yung sinabi ng subscriber ko. Hindi ko alam kung wala bang effect or minanas siya. Hindi ko alam, basta negative daw yung impact. Okay? So hanggat maaari, again, uunitin ko po sa inyo, you can wear, tama naman po yung sinabi ko noon na the more piyaw you wear, the better. Okay? So kung mapera kayo at marami kayo pambili ng piyaw, okay lang kahit magsuot kayo ng maraming piyaw, katulad niyan ako. Marami akong suot ng mga piyaw, okay? Isa lang po ito sa mga collection ko at marami pa po akong mga collection doon. So, hanggat maaari kung kaya kong magsuot ng piyaw ng marami, mas maganda. Kasi nga, mas makakapag-attract ng positive energy. Wag lang yung mga bracelet na may apat na headed na piyaw. So, nag-gets nyo na po yung scenario number one at yung scenario number two. Okay, so sana po naging malinaw po ito at make it sure na lahat po talaga ng mga bracelet po ninyo, kahit hindi pa yan piyaw, any kind of lucky charm, is kailangan po talaga dumaan po sa ritual ng pag-bless under your name and birthday gamit yung cleansing bowl at activation bell po. So sana po maging babala po ito sa inyo na wag po kayong magsusuot ng mga multiple bracelet na maraming bracelet na tapos four-headed. Okay, kahit makwintas tapos four-headed, bawal po yun. Tsaka yung pinakita kong litrato sa inyo, yung mga ganitong design, bawal na bawal din po yun. Basta any kind of four. Kahit may earring kayo, kasi meron din pong piyaw na earring. Okay? Magiging available na rin po yan sa aking FB page. Magkakaroon na po ako coming soon yung mga earring na mga hikaw na may piyaw. Okay, halimbawa meron kayong hikaw na piyaw. Tapos, ito, kwintas. So, 1, 2, 3, tapos meron pa kayo isang suot na bracelet. So, 4. So, isang scenario din po yun ng mga bawal. Okay? So, again, sana po nabigyan ko po kayo ng babala. So, wag po kayo banat ng banat. Hindi porket may piyaw, bibili kayo agad. So, kailangan magsaliksik muna kayo. Alamin nyo po. Okay? So, uulitin din ko din po lahat po ng mga zodiac sign. Pwede pong magsuot ng piyaw. Maniwala po kayo sa akin. I'll make it sure na talagang 100% na pwede po sa lahat ng mga zodiac sign na magsuot ng piyaw. You really have to trust yourself and trust your craftsmanship and then trust to God. Okay? So, yun po yung pinaka best formula para maging mabisa or tumalab ang inyong mga lucky charm, especially yung inyong mga
Pio bracelet. So sana po eh nabigyan ko po kayo ng konting kaalaman at babala regarding po dito sa mga Pio-Pio na yan. At kung kayo po eh may mga suggestion or request na gawan ko ng video, you are feel free to comment down below. Mag-PM lang po kayo kung may mga katanungan pa kayo. Sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin regarding po sa mga bawal na yan, sa mga four-headed na piyaw, okay? Huwag po kayo banat ng banat, bili kayo ng bili agad. Katulad nung isang ano ko, bumili siya agad. Isang bracelet, apat na piyaw, eh, hindi niya alam bawal pala yun. Okay, four-headed kasi, it symbolizes death. Or baka magdulot lang po sa inyo ito ng mga hindi magandang pangyayari or yung mga bad luck. Okay? So yun lamang po. Sana po nagustuhan nyo itong video na to. And if you have comment or question, you are feel free to comment down below. And sa mga gusto bumili po sa akin ng mga Pio bracelet or mga iba't ibang klase ko pang mga lucky charm, just visit my FB page. It's Lincoln Eserio. Yung profile picture ko po yung nakaganon. Okay, tapos naka-blue ata ako na t-shirt nun. Okay, andoon na po lahat ng product ko. And then, kung gusto nyo po malaman yung mga prices, mag-message lang po kayo. Just PM me, sa messenger is Lincoln Eserio. And you can call me at 0923-416-5082 sa mga for more information, ika nga, okay? Again, thank you so much sa mga nakapag-subscribe, sa mga sumusuporta sa akin. Please do share this video to your social media account para makapag-spread pa tayo ng good vibes at good information regarding po, lalong-lalo na, sa mga usapang Lucky Charm, mga pambaswerte at sa mga usapang piyaw. Again, this is Lincoln Eserio, aka Trendlings. Till the next video, bye!